Ang Philippine Air Force ay sinasabing nakatuon sa pagbuo ng kanilang heavy lift helicopter. Ang pagkuha ng heavy lift helicopter ay dapat na bahagi ng Horizon 3 phase, ngunit ito ay inilipat ng maaga bilang bahagi ng second list of Horizon 2 phase. Ang heavy lift helicopter acquisition project ay may nakalaan na budget na nagkakahalaga ng 12.8 billion Philippine peso, na una nang napanalunan ng Subtecno Export sa ngalan ng Russian Helicopters, pagkatapos ay kinansela ng Administrasyong Duterte. Lumalabas sa mga ulat na sinusuportahan ni Pangulong Marcos Jr. ang desisyon na ginawa ni dating Pangulong Duterte na kanselahin ang heavy lift helicopter acquisition project. Sinabi rin ni Pangulong Marcos Jr. na ang mga helicopter na binibili bilang alternatibo sa 17 units of Mil-17 HEAP helicopters ay gagawin sa Poland, na nangangahulugang isa pang batch ng Black Hawk helicopters na hiwalay sa 32 unit of Sikorsky S-70i Black Hawk na gagawin mula sa Poland. Samantala, hinimok ng Russian ambassador ang Pilipinas na igalang ang kasunduan na ginawa sa pagitan ng dalawang gobyerno, dahil hindi pa ito opisyal na tinapos at natapos na ng mga Filipino pilot ang pagsasanay. Samantala, ang US government ay nagbigay sa Pilipinas ng $100 million sa pamamagitan ng foreign military financing para sa Armed Forces of the Philippines. Magagamit ito para bumili ng mga armas na ginawa ng US, kasama ang dalawang brand new CH-47F Chinook Heavy Lift Helicopter.